Pero dun sa konteksto, ano yung sinasadya doon? Ayun, no? Huwag mong pabayaan yung pakikipagtipon. Pag pinabayaan mo yan, sinasadya mong magkasala. At kung magkasala ka, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanang nagawa mo. Hindi ka na pa magbabago nun. Tingnan nyo, Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Mahirap ang maging member ng church. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, konting kasalanan ka, wala nang haing natitira pa sa'yo. Ano ang nalagay sa Hebrews chapter 6, verses 4 to 6? Pakibasa ng malakas. Sapagkat tungkol sa mga isang naliwanagan at nakasalam ng kalaon ng kalamitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakasalam ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring pagbibig silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nilalagay na muli siya sa hayag ng kahihiyan. Yan yung parallel passage ng Hebrews chapter 10 verses 25 to 26, chapter 6 verses 4 to 6 ng Hebrews 10. Ano ang sabi? Yung mga nakalasap ng mga katotohanan mula sa langit, yung mga nakalasap ng mga katotohanan mula sa Espiritu, yung nakakilala ng katotohanan, ha? Pagkatapos nahiwalay sa Diyos, ibig sabihin ano yung nahiwalay sa Diyos? Sila ay nagkasala. Yeah? Yun lang ang dahilan para mahiwalay tayo sa Diyos eh. Kung tayo'y nagkakasala. Kaya nga ang spirit, ang kaluluwan nagkasala, mamamatay. Ibig sabihin, nagkasala siya, kaya siya mahiwalay sa Diyos. Ano ang sabi? At saka nahiwalay sa Diyos sa verse 6, ano? At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring magbumin silang muli sa pagsisisi. Yun. Hindi na muling o hindi na maaaring baguhin muli ng pagsisisi. Kaya anumang pagsisising gawin mo yan, wala ka na dyan. Bakit? Tuloy. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay ng muli siya sa hayag ng kahihiyan. Yun ang katotohanan nun. Pagka nagkasala ka, hindi ka na ano, ayang baguhin muli ng pagsisisi. Bakit? Kasi muli mo ipinapako si Cruz, si Kristo sa Cruz. Papako pa muli si Kristo sa Cruz? Mapapako pa uli si Kristo sa cross? Hindi na. Kaya nga hindi ka na kayang baguhin muli ng pagsisisi kasi yamang ipinapako mo muli si Kristo sa Diyos, hindi na muli papako si Kristo sa Diyos, si Kristo sa cross. At ano pa ang sinabi? Inihahayag mo siya sa? Hayag na kahihiyan. Kaya mahirap yung maging member ng Diyos. Kapag nagkasala ka, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Kapag nahiwalay ka sa Diyos, nagkasala ka, hindi ka na muling kayang baguhin na muling pagsisisi mo. Bakit? Kasi pinapako mo muli si Kristo sa Diyos. Ha? Kaya sigurado, mahihiwalay ka sa Diyos. Nagkasala ka, mamamatay ka. Wala na siyang chance. Kahit magsisi siya na magsisi, humingi siya ng tawad, nakalagay sa tip niya. Ngayon, pwede nyo itanong sa akin yung tinatawag na 1 John chapter 1, verse 8. Hindi wala akong paliligtas. Ha? Wala akong paliligtas. Kaya nga pinasa natin yung tinatawag na ano eh. 21:8 ng Revelation. Ano nakalagay doon? At sa mga dumag, inyong ayaw mag-aral. Ayaw harapin ang katotohanan. Kaya walang alam sa kaligtasan.
Kung wala kang alam sa kaligtasan, magkakaroon ba ng kaligtasan? Kung wala kang alam sa katotohanan ng Diyos, magkakaroon ka ng kaligtasan? Yun yung mga duwag. Ano pa? Ano? Oh, hindi nananampalataya. Alam niyo ba ibig sabihin ng pananampalataya? Kaya ako lang naman ito kasi in the week, nagtanong sa akin yung kapatid ni Willard, yung mas mahusay si Joy. Alam niyo yung mas mahusay talaga si Joy kaya sa akin. Tinanong niya sa akin yan, pinakita. At yung pinakita ko sa kanya kung ano yung faith. At rayangin natin ba? Ano ba yung faith? Si Hope, may faith ba si Hope? Sigurado. Yan o, faith. Ano yung faith ni Hope? Ano ang pagpapakilala ng faith niya? Hope chapter 1 o chapter 2, verse 3. Job chapter 2, verse 3. Pakibasa. Job chapter 2, verse 3. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang bayan niya sa lupa, na sa kadalang matubig na lalaki, na natatakot sa Diyos, hindi mo lagay sa kasamaan. At siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y pinigus mo laban sa kanya, upang pinunod siya ng walang pagkakilala. Yan. Pinakikilala dyan kung ano ang klase ng faith ni Job. Kung nasabi ko siya, perfect and God, no? Siya ay isang tinatawag na sakdal at matuwid na tao.